So, magandang araw sa inyong lahat, guys. At sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung ano yung sikreto ng mga profitable na trader. So, hindi nyo aasahan na magic pill to o secret na strategy na 100% win rate. Pero, ito yung konsepto para maging profitable ka at magkaroon ka talaga ng edge sa market. So, nakita nyo naman, mayroon ako malaking loss dito. So, ito yung dokumentaryo kung paano ko naman siya ni-recover yung loss na yan. No? So, 5 trade lang yan. Naging negative 5. So, binawi natin siya 45 trades and 2 weeks no, bago ma-recover to. Pero, ginamit natin yung konsepto na ito. At lahat ng profitable na trader, ayan, pinapangako ko sa inyo, lahat ng profitable na trader sa buong mundo, ginagamit yung konsepto na ito. So, hindi ito walang BS. So, kung gusto nyo maging profitable, mag-focus kayo dito. Tingin nyo may kulang sa sistema, mag-focus kayo dito. I-discuss natin itong Trinity. Nakita nyo itong average profit ko, average loss, at saka itong win rate. Okay, so Trinidad yan, yung tatlong yan. Ay nagko-compose dito sa pag-uusap-usapan natin. So medyo raw nga lang yung magiging mga clip na susunod. Yan, kasi yung video na to talaga, or ginawa ko para sa team walkthrough dito sa chart and chat namin. Pero palagay ko, pag shinare ko sa inyo to, hindi man sila magagalit. Dahil tingin ko may malaking value na maiaambag to, especially sa mga tao na clueless pa rin or malaki pa yung talo sa market. Huwag kayo mawala ng pag-asa, merong way. Ito, nakita niyo naman. Tingin kasi nung iba, oy, si ano si MG hindi natatalo yan, ang galing yan magano, magbigay ng ano recommendation, mga trade idea niyan. Walang ganon. Hindi totoo yan. Ako trader, normal na tao, kaparehas niyo. Hindi ako ganong katalino, hindi ako professional. So normal lang, normalan lang ang galaw, pero kung talo kayo, may paraan para bumawi, may paraan para ma-manage yung risk ng tama. At yung wala namang bayad na mag-copy dito, pwede yung makita yung trades ko. This is very transparent. So, ito yung pinaka-public portfolio ko. Meron akong iba-ibang mga portfolio na ginagamit pa. Pero, this one, para lang makatulong sa mga clueless pa sa trading. Yan, ito yung ginagawa nating proyekto. So, yan, simulan natin yung video, yung dokumentaryo kung paano natin binawi yung loss na to. Yun, bago ko pala makalimutan, ay gusto ko i-shout out itong si BBPH kasi nagkita kami niyan sa bangko. Hindi ko nga alam kung paano niya ako nakilala kasi naka-mask ako, boy. Imagine, naka-mask ako, nakilala niya ako. So, yun, taga dito pala siya sa amin, siya ay kabayan. So, ang ginagawa niya mga content dito ay siya ay nagiging ally para subukan yung mga website na online kung saan tayo pwedeng kumita ng pera. So, i-check nyo siya. Subscribe na kayo sa kanya. So, yan. Let's go! Okay, so today is May 1. At nagtitrade ako ngayon ng 10:30 na halos maghapon ako sa computer. Tignan nyo na yung mata ko. Kasi I want to make losing painful. Pagka nanalo tayo, we are celebrating our success. Pero ngayon, down yung port ko sa eToro na public ng 4% or 5%. Pero up pa naman yung port ng mga nasa 2% YTD. So, nag-short kasi ako last month, last April. So, na-squeeze yung short positions natin. Ang daming mga palpak na muso. Yun, gagapangin ko ulit yung negative 5 for my copiers. So, wala namang binabayad sa akin na kahit na ano, but I wanted to help people. But I'll try my best to recoup every loss. Kaya, yun, day trade mode. Hindi ko alam kung ilang trade yung aabot ngayong buwan na to. But that's a plan. Day trade, the way to success. And then ito, kung paano natin marerecover yung mga losses. Kasi yung eToro na account ko, last April, which is naging best month since 1980s ng US market, nag-short tayo, di ba? Nag-open ako ng short position. So, dami, whipso. Hindi maganda yung performance, negative 4 ba, negative 5. So, ang annual natin, up pa rin ng 2%, pero ang pangit ng performance. So, mamaya, didiscuss ko yung kung yung maaari nyo gawin if ever dumaraan din kayo ng mga losses. So let's say, meron kayong loss na gustong bawiin. Okay? So, paano nyo ba gagawin yung kagaya ko dun sa eToro nga na public account natin? Kasi, ang bias natin dyan is magkakaroon ng short tong US. Nagsimula ako mag-short dito.
23 dito sa top nito, sa taas. Tapos gain na tayo dito. Kinabukasan, umangat. Tapos, ito, next drop, nag-add ulit ako. Kasi iniisip natin na, uy, ito na yung curve, ito na yung swing point. Ala, dumiretso pa rin, nagkaroon tayo ng breakout dito. Pero nag-drop na naman, drop. Tapos iniisip ko, oh, ito, breakdown na. So, ang add ko ulit dito naman, sa candle na to. No? Kasi, hindi ko na ine-expect na mababasag itong 50 MA. Sobrang ano yung sobrang stubborn. Maliit lang kasi yung risk niya. Puro 1% lang yung ano yung risk noon. Ang problema, hindi ko na kasi siya masyadong natutukan nung nanganganak na si Mrs. Yung priority natin nag-iba, naglipat ng gamit. Hindi ko na na-prioritize ngayon yung account na yun. Kasi ang iniisip ko lang talaga doon is dapat sa loob ng isang buwan, at least ano lang, mga maximum 3 trades nga lang eh. Tapos ito lang inaasahan ko na babagsak siya. So hindi nangyari yung bias natin. And ngayon, yun, meron damage yung portfolio natin. So ako, paano ko siya babawiin? Kasi dapat meron tayong plano para mabawi natin yung mga loss na yun. Paano tayo makaka-break even? Palagayin natin na ang loss ko is 5%. At ang target ko dyan is at least next month, objective ko, make at least plus 3% gain. Yan. So, maliit lang, di ba? Hindi ko agad inisip na mabawi ko agad to. Para hindi ako masyadong ma-stress yung sarili ko. Baka magre-risk ka ng masyadong malaki sa bawat trade. So, ngayon, ito lang yung target. Makabawi ako ng 3%. Kasi next month, pag nabawi kong 3%, wipe out na yung loss na yan eh. So, dalawang 3% lang, okay na ako. Pero, ngayon buwan, pag nag-exceed ako sa 3%, ano na sa akin? Siyempre, mas maganda yun. Bonus na sa akin yun, di ba? Ngayon, ako, nung nagka-loss ako na ganito, ang sabi ko, make losing painful. Kasi tinitrain natin yung habit natin na lahat ng failures, hindi mo isisisi sa iba. Madali kasing magsisi sa ibang tao eh. Ng lahat ng mga failures mo, ng mga pagkakamali mo, errors mo, isisisi mo sa ibang tao, sa lahat ng circumstances. Hindi mo siya haharapin as pagsubok. So, ako, ang plano ko ngayon, kasi nirelax-relax ko yung port ko na to nung April, no? Relax-relax masyado. So, ngayong May, para maging painful siya, ang gagawin ko, igagrind ko talaga. Babalik yung pagka-scalper ko, i-scalp ko para mabawi ko yung mga losses na yan. Pero hindi naman tayo basta-basta mag-scalp. So, ituturo ko sa inyo yung idea kung bakit ko i-scalp to. So, now, yun, make losing painful. No, talagang ano, dibdibin mo para wag mo nang ulitin yung pagkakamali. Tapos kapag ka nag-success ka naman, naging successful yung mga ginagawa mo, may mga achievements ka, syempre dapat i-celebrate mo rin kahit yung mga small wins. Parang pag nagtitrain ka ng aso, yung mga habit, pag yung aso tinitrain mo, binibigyan mo siya ng reward eh. Kasi sabi sa Power of Habit, meron daw tayong tatlong phases yan. The cue, routine, and reward. So, pagka nanalo ko sa mga trades, may achievement ka na na-unlock, yun, bigyan mo na reward yung sarili mo para mas maganda yung performance mo. No? Tapos, pagka natatalo ka, yun, make losing painful. So, ang plano ko is 3%. Tinitingnan ko, ilang beses ba ako magte-trade sa month na yun. Para ma-compute natin yung probability, kailangan nating ma-set lahat ng mga bagay na yan. Pagpalagay natin na meron akong 10 trades na gagawin this month. No? Ay, pasensya na kayo ha. Likod ko kasi. At sakit talaga. Aray ko. Hindi ko siya ma-bend. Pagka namamali ako ng galaw, sumasakit. Tapos pag tumayo naman ako, kusa akong bumabagsak. So anyway, pagpalagay na natin na ang target ko next month is 10 trades. That means 2 to 3 trades per week. Yan. So, palagay natin na meron ako 1,000 pesos na capital. Tapos, ang kailangan nga nating bawiin, ano ba yung 5% nito is equals to, yan. Okay? So, ngayon, pag magre-risk ako risk per trade, o yung VAR na tinatawag natin, palagay natin na 0.5% lang, or magre-risk ako per trade ng 5 pesos. Okay?
Ngayon, ang target natin, profit per win, is equals to 1% or 10 pesos. Ang ibig sabihin, guys, kapag nanalo ko sa trade, dapat bumalik sa akin na return is doble nung risk ko. Okay? Or yung RRR or risk-reward ratio natin is 1:2. Every time na mananalo ko, times 2 nung risk yung makukuha ko. Ngayon, ang baba ng ng result ko ng win rate. Ang win rate ko lang, palagay natin na 30%. So, that means 3 out of 10 trades equals win. Kung kwekwentahin natin yan, okay? Kwentahin natin. So, 3 lang. So, 3 wins ko, i-times 10 natin. Kasi, di ba, ito yung profit natin per win. So, 3 times 10 is equals to 30. Ang loss ko naman, 5 pesos. So, 7 naman yan. 7 kasi yung times ako na natatalo. 7 times 5 equals 35. So, kung suma total, equals negative 5 pesos. Ang mangyayari, kung ganito yung yung stats ko, ang probability na mangyayari sa akin, kung mababa yung win rate ko, kahit sabihin na natin 1:2 ha, yung pag nanalo ako ng trade or yung risk-reward ratio ko, ang magiging resulta is negative 5 pa rin ako. No? So, dito tayo magsisimula mag-isip ng plano kung paano ba natin gagawin yung pag-recover natin. Okay? So, ako kasi, ang plano ko, next month, at least, makapag-trade ako ng 20 times. 4 to 5 trades per week. Yan. So, 20 trades. Palagay natin, ito pa rin yung gamitin nating basehan or yung capital natin. So, yung risk per trade ko, gusto ko rin, mababa lang. Pero, yung RRR, hindi naman kasi natin din, baka mabitin tayo. Minsan kasi may trade na umaangat na, pero hindi may hit yung TV mo, bigla magre-reverse. No? So, may mga pagkakataon na hindi mo makukuha talaga na 1:2. Kasi based on planning, syempre 1:2. Pero, pagka nasa execution na, pagka nasa journal mo na yan, baka maipit or magre-reverse yan. So, ang tangi lang talaga na mapoprotektahan natin na maging tight is itong ating loss. Na dapat magstay siya dito sa 0.5 na loss. Ang pwede natin gawin ngayon sa mga plano natin is maghanap tayo ng mga trades na pwede tayong bigyan ng 1:3 if yung win rate mo mababa. Kasi kung 1:3 yan, ang mangyayari dito, ang magiging winning mo na dito is 1.5% or 15 pesos. So, 3 times 15 na yan. Okay? Which is 45. So, magkakaroon tayo ng gain na 1%. Mababawi mo yung 1% nito pero kulang pa rin. Hindi mo pwedeng isang buwan 1% lang. That's why, ang gusto natin mangyari is ma-improve din natin itong win rate. Kung yung win rate na yan, improve natin. Pagpalagay natin na 40% ng win rate ko or 4 out of 10 na. So, gagawin natin itong 4. So, ito gagawin natin 6. So, dito, ang 4 times 15 is 60. Naghang, 60. Tapos, 6 times 5 is equals to 30. Ngayon, meron na tayong gain na 30 pesos. Ayan na yung total natin, which is 3%. O, malapit ka naman sa katotohanan. At ayan yung main target mo, 3%. So, ang pwede natin gawin, ang una kong objective ay mag-risk ako ng 0.5%, pero ang dapat na return sa akin ng mga trades ko is 1:3. Palagay natin, dito tayo sa DJI. That's the idea. Kung sa Pilipinas ka naman gagawa ng ganyan, is same thing. Pwede kang magawa muna ng pattern ng probability na gusto mong sundan. Kung yung win rate mo, yun, sabihin nga natin, 30% lang yung win rate mo. 3 out of 10, yan. 30% yung win rate mo. I-adjust mo ano yung RRR na kailangan mo. So, ang kailangan lang natin, medyo babaan natin yung risk. So, yung mga nakaraan ko, ang mga risk na nilagay ko doon, tigo 1%. So, laki nang naging drawdown. Pero, isa pang dapat mong isaisip, palagi is dapat maging positive ka. Let's say, nung time na nag-loss ako, ginawa ko nun, umalis ako sa computer talaga, dinibdib kong masyado eh. Tapos, kinabukasan na, pag-aari ko matulog, kinabukasan yun, refresh ka na. Plano na, magplano na ulit tayo, tapos yung hakbang kung paano marirecover yung mga loss. Ngayon, this week, kung i-apply ko tong scalping ko, nakikita ko naman agad yung result eh. Mataas ba yung win rate ko? Mababa ba yung win rate ko? Sa Pilipinas, kung talo ka, tapos tingnan mo muna yung journal,
in the past 6 months, ilan ba yung average na trades mo? Tapos from there, palagi natin, average trades mo lang is 6. Okay? So, kung 6, nasa 1:2 per week lang yan. So, silipin mo kung risk per trade, ano, on point ka ba? Disiplina ka ba? Tapos, yung RRR, ilan? Kasi, ayun, gaya nang sabi ko, kahit kasi sa planning, 1:3, eh, pag nag-execute ka na, minsan nabibitin, hindi nasusunod. No? Kaya, yung panalo ka na, babatakin mo pababa. No? Marami kang ano, yung mga hurdles na kaharapin. Eh. Pero, i-track mo lahat ng data. At from there, every week, reviewin mo yung sarili mo kung on track ka ba or ito pa rin ba yung objective na dapat mong sundan. Based on probability kasi ito. No? So, ituloy-tuloy mo yung proseso. Yan. So, ayan ang konsepto natin kung paano tayo makabawi ng loss, paano tayo maging profitable. Una ko na-encounter yung concept na yan sa book ni Mark Minervini na to, Trade Like a Stock Market Wizard. So, I suggest basahin yung lahat ng book niya. Marami namang mga konsepto kayong makukuha. And, ngayon, alam na natin yung konsepto na, oy, ganun pala dapat. Dapat pala, 3:1, maganda yung risk-reward ratio, makompute mo ng maayos. Siyempre, planning, magkaiba yan versus execution. Sa planning mo, maganda na i-set mo yung magandang risk-reward versus sa actual na sa journal mo, ang pangit pala ng lumalabas. Pero, makikita mo agad kung ano yung dapat mong ayusin or i-troubleshoot. If mababa masyado yung win rate mo, improve mo muna yung timing sa pagbili ng stock. You can use technical analysis. Kapag dito naman sa risk-reward, tingnan mo, bakit ka ba na-stopped out agad? O yung mga trades mo, hindi umaabot sa TP? Bakit nangyayari yon? Pangit ba yung market condition? Yung bias ba, hindi talaga nangyayari? Or baka naman mali yung pag-aaral mo, hindi talaga reachable or hindi talaga maaaring maabot yung mga ganong pattern. So, dun ka pwedeng mag-improve. So, keep on improving. Hindi naman laging panalo. Pag nagtitrade ng stock, meron talaga yan. May pulahan. Hindi ko alam in the future kung marami magiging pula, magiging loss pa ako. Pero sigurado yun na magkakaroon ako ng mga mistakes. Pero yun lang, mental toughness, kailangan mo lang tatagan talaga. Maniwala ka sa sarili mong kakayahan, mag-aral kang mabuti. Tingnan mo kung ano yung kakulangan mo pa at marirecover mo naman lahat ng losses na yan. And eventually, you can become profitable. So, thank God at yun, nakabawi tayo. We're back to our objective kasi sa port na to, sa public port, target lang naman is 10% per year. Ano, mabit mo lang yung inflation and the bank. Kasi public port naman to. Ayaw natin mag-risk masyado. Pero yun nga, napilitan na tayo, talaga tayo na mag-grind this month. So, yun. Sana meron kayong natutunan and good luck sa inyong trading. God bless, guys.